In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Common good. Ang mabuti para sa lahat. Whomever eats this bread will live forever, and the bread I will give him is my flesh for the life of the world. Usually when we say good, it is always dependent on who is speaking. When we say good, mabuti, kumisan depende kung sinong nagsasalita or maybe from whose perspective. Usually our sense of good is limited. Our sense of good can be subjective. Sa aking pagtingin, your view of your good is from my point of view, ang aking punto de vista. When you say good, is my perspective. But this kind of good that we talk about, kung anong kakabuti, kumisan, if you're not careful, it can be myopic. Anong myopic? Sa Tagalog, parang makitid na pananaw o masikip yung pagtingin. Myopic could be short-sighted. Konti lang ang nakikita mo. Kuminsan nga, pag sumobra na, magiging madilim ang iyong pagtingin. That could lead to violence, that could lead to murder, that could lead a lot of things that are not good. Kaya nga, ano ang mabuti? Sabi nga, depende. Depende kung sinong nagsasabi kung anong mabuti. Ang tanong, where are you coming from? It depends where you belong, where you see it from your perspective. But I would like to share that our church, our faith, I hope, will truly become a perspective from humanity. When you say Catholic, Catholic, it means universal, para sa ating lahat, open. It is all-embracing because we seek together and embrace the common good. Hindi lang yung labor versus management, owner versus worker. Sila laban sa atin. Our good and their good. What's good for me versus what is good for you. Them versus us. We versus them. Ours versus theirs. Para bang parating mayroong kampo kung anong mabuting nakikita natin. This is a challenge of leadership. Even for parents, it can be a challenge. Or even for relationship and faith. Ngayon po, lalo na sa ibang bansa at sa ating lipunan, marami yung pagtingin natin, kasangga ka ba o kalaban? Sa amin ka ba o sa kanila? Sometimes, we divide ourselves as others. Ang tawag dyan, othering. Iba sila, iba tayo. And it can be exemplified with different isms. Color, anong kulay ng balat mo? What is your race? Ito, napakalakas sa abroad. I don't know kung na-overread lang ako sa mga news. Ngayon, hindi lang yung Black Lives Matter, no? Ito, black versus white. Or there are also movements against the Asians, Asian Americans. Matatanda, naglalakad, and then they are hit, and many of them died. Yung isang Pilipino, parang sinaktan sa muka. And then isang Pilipina, another, in New York, in front of the restaurant, nung lumabas siya, tinulak siya. There's so much hatred because they feel their people who are not the same are not good for us. Parang tayo lang ang mabuti. It's also good to see that our perspective is not only about color of our party.
in terms of politics, dilaw versus pula versus red. It's sila versus us. Depende sa team, kanino ka kasangga. Kung sa basketball, taga dito o taga roon. Sinong team mo? You have your own inclinations. You always pick your side. The challenge of leadership is to seek common grounds. Kung ano ang nakakabuti sa ating lahat. Basically, anong tama? At ang tamang yan is not from my perspective. Maybe if there is law, we follow what is legal. And yet after that, what is charitable and good for everyone. Even if you are a parent, kung magulang ka, maraming mga anak mo, nag-aaway yung mga anak mo, huwag kang kumampi sa isang anak mo, tamang anak kong to, mali ito. Maybe as parents, we will celebrate family, our relationship, mga anak, pamilya tayo. What is common? Ang apelido natin. Huwag tayong magpasira sa isang bahay, sa isang lote, sa isang minamana. Let us challenge ourselves to seek what is common, good. The challenge of faith sa ating pananampalataya. In the recent times and even before in our history, there's so many violent actions against Christians, especially lalo na the bombings of churches, the bombings of religious centers because of isms, of extreme perspective of their fundamentalism, that you begin to seek another person as an enemy, as the evil. Wala ka nang nakikitang mabuti sa iba. Sabi nga, kung parati mong nakikitang ikaw parati ang tama, ang gusto sabihin nun, mali ka na. Kung parati mong sinasabi, ako lang ang tama, you already begin to say you are wrong. Because our perspective is never complete. Kaya nga tayo sa simbahan, we can be proud of our faith. We can celebrate 500 years of Christianity. But behind this is our humility to seek inter-religious dialogue and to seek ecumenism or ecumenical discussions. Kaya nga po, if you think about limitations of our perspective, you can be open. Tinignan ko po yung antonym ng fundamentalism. Yung fundamentalist, yung pwedeng fundamentalist ka, yung may baril ka, yung di nyo kasama, papatayin natin. But I could see fundamentalism from a perspective of good, kami lang tama, mali kayo. Kami lang maliligtas, kayo hindi. It's not, sa dictionary, the antonym of fundamentalism is liberal, to be liberal, or liberalism. But for me, maybe a good antonym, kabaligtaran ng fundamentalist, is simply be open. Maging bukas ang iyong kalooban, ang iyong isip sa kapwa. Subjective. Subjective ka namang masyado. Ang gusto sabihin subjective, tinitignan mo parati sa pagtingin mo, subject, I am the subject. You, dapat maging objective. Parang wag mong tignan parati from your perspective. But it's not only about my perspective versus your perspective, subject versus subject. But when we talk together, it becomes inter-subjectivity. Pag nakikinig tayo sa bawat isa, pinakikinggan ko, may tama sa sinabi-sabi mo, may tama sa sinasabi ko, mayroon akong mali o may pagkukulang pagtingin mo, the more we engage into inter-subjective discussion, the more we are closer to common good. Your point of view. Pwede sa mga nag-aaway na mag-asawa. Ikaw versus ako. Lalaban tayo. Sinong tama sa ating dalawa? Tama ako, di ba? Mali ka? It could always end that way. Aminin mo. Tama ako, mali ka. O aminin mo. Mali ako, tama ka. Para bang isa lang ang may hawak ng tama? I think it's dialogue. Pag-usapan ninyo. What is objectively not biased from one perspective also? Because we seek common good. Ang mabuti para sa ating lahat. It's not even my perspective. It's called consensus. Consensus building. When you have an agreement,
Halimbawa, may problema sa baryo, may problema sa mga kakapitbahay, may problema sa mga bansa in terms of territory, may problema sa mga iba-ibang lahi, consensus. We go back to what is more important, our humanity, ang ating pagkatao. Noon meron akong professor, yung professor ko, Protestant pastor. Ang pangalan niya, Professor Nathaniel Canlas. Matanda na po si Professor Canlas. Protestant pastor po siya, nasa Amerika yata ngayon. Pero nung siya nagtuturo sa amin, we enjoyed this class. Protestanti siya, Katoliko kami, nagpapari kami. He taught us about Protestantism. Ang pinakaunang araw ng kanilang lesson, sabi niya, I am a Protestant pastor, you will become priest. Let us not talk about our differences. Let us talk about what we share together. Huwag na natin pag-usapan muna yung hindi natin pagkakapareho. Baka mag-away tayo. That ended into something good and beautiful. Let's start with something that we share. We believe in Jesus. We believe Jesus as God. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. We are all Christians. In that way, parang we felt that good with Him. Masaya ang aming mga sessions with Professor Nathaniel Canlas as our Protestant pastor, teacher, professor. Kaya nga sana, totoo tayong maging Katoliko, maging bukas, to be open and all-embracing, to be universal, and we include, we do not exclude. Because the gospel today, my flesh is for the life, not only of the Jews, not only for Christians, not only for the people reached by our own church, but it is life for the world, para sa ating lahat. Minsan po, ang Diyos, nanood ng basketball, championship, mainit na mainit yung laban. So, nanonood ng basketball ang Diyos. Bisong nanonood kasi talagang big time na basketball ito. Championship, red versus yellow, east versus west, home versus visitors. Yan ang labanan. Eh? So, dalawang team. Yan. May kulay, tapos mayroong from the east and the west. Basketball team, championship. Tinitignan ng mga taong Diyos, nandito ang Diyos, nanonood siya. Tanong ng mga tao, sino kaya ang kasangga niya? San kaya siya? Ha? Nung nakashoot yung red, wow, palakpak. So, ba? Red pala, ang Diyos? Ay, red. Kala ko kasangga natin. Tapos may nakashoot sa yellow, palakpak na naman siya, palakpak. San tala siya? Pumalakpak siya doon. Pumalakpak pa rin siya doon. Tapos may magaling na player sa red, nag-dunk siya, palakpak na naman siya, palakpak. Tapos sabi ng tao, kanita lang. And then the other side, nakashoot na naman, palakpak naman, sumisigaw pa, galing. Sabi ng iba, balingbing ang Diyos. Wala siyang, sino kaya kasangga nito? Tapos tinanong siya, Lord, bakit ka pumapalakpak sa red, lupalakpak sa yellow, ba't pumapalakpak sa east, pumapalakpak sa west? Ba't pumapalakpak ka sa mga bisita natin? Ba't pumapalakpak ka yung mga taga-host dito? Sabi ng Diyos, you cheer your team. You cheer your color. I clap my hands to talent. And I celebrate skill. And I see goodness in their play. Kayo, nakikita nyo, kasangga nyo. Ikayo, pinapalakpakan nyo lang yung kulay ninyo. Kayo, gusto nyo lang magaling yung kasangga. Ako, pinapalakpakan ko ang talento, ang galing, at ang regalo ng mga players. It's very difficult to see that, isn't it? But that is the only way that we could really celebrate common good in a way that we also see this in our relationship with one another. And for all our community. May all those who work for the common good be blessed. Huwag po natin lagyan ng tag. Yellow, red, blue, green, taga rito, taga doon, kalaban, no? Let us seek goodness and kindness and generosity
and care for our community celebrated common good. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.